good afternoon, mga kaibigan, mga abyan, mga amiga amigo, and to all of my friends in the whole world and in the world of YT. Ayan. This afternoon, once again, andito naman ako. I am here to share with you regarding doon sa aking New Year, this last January 1, 2020, when I spent my New Year at the house of my half-sister in Taguig. Actually, masaya talaga kapag together, ano, pagsama-sama with the family. Although na I am a single parent and every during Christmas or during New Year, nag-iisa lang talaga ako because my son, he spent also his New Year and Christmas, Christmas Day at his father's side. So doon siya sa kanyang father na side nag-spend, doon na siya nakastay before Christmas. So ayun, so before siya nagpunta doon sa father's side niya, doon muna siya dumaan sa aking sister doon nga sa Taguig. Pero noong tawag nito December 31, hindi na rin kami nagkaabutan doon kasi ako dumating ako nung hapon, and then siya morning pa lang, doon na siya pumunta na siya sa kanyang father's side. So ayun, so therefore ito ang routine ng aking buhay as a single parent every December during this occasion, a Christmas celebration and New Year. So at that time talaga ay nag-spend time ako ng aking New Year kasi sobrang lungkot ko talaga dito sa Los Baños. Kasi iba talaga yung kasama mo yung mga relatives mo or loved ones, o diba? So ayoko magiging malungkot kasi parang ako mamatay sa lungkot that time. At that time, wala ni isa sa akin dito. Wala yung anak ko, wala yung tatlong person. Although yung tatlong persona na yon sa aking sasakyan, ang una ay ang Panginoon. Siyempre, ang Panginoon always yan sa atin na nandiyan. Hindi tayo pinababayaan. Pero yung aking gasolina, wala. At ang aking gulong ng aking sasakyan ay wala. So, therefore, super, super lungkot talaga ako na namimiss ko sila. Super namimiss ko talaga silang tatlo. O, dalawa pala kasi si God nandiyan lang siya. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung day na yon, January 1, na nag-spend kami ng aming ng New Year doon. Nag-spend ako pala ng New Year ko doon sa aking kapatid. So, yung kapatid ko kasi ay Baptist. Bible Baptist siya. So, sila na mag-asawa, kasi yung husband niya ay Philippine Navy na mayroong kap po ba yun ang ranggo, but I do not know kung whatever, basta meron din siyang ranggo, and doon ay ang saya-saya talaga namin. So doon sa every New Year talaga they went to church, they have to spend time in their church kasi meron talaga silang mga service during New Year and Christmas Day. So, ayun. So, sumama kaming lahat dahil yung kapatid ko hindi pwede na may maiwan sa bahay. So, bawal sa kanya yon. So, gusto niya makarinig kami lahat-lahat ng salita ng Panginoon. So, nung nandun na kami sa church nila, talagang may napulot ako doon sa sinabi ng kanilang pastor about our goals. Ayan. So, since na 2020, so most of us ay merong goals na gustong mangyari o merong goals na gagawin sa kanilang bagong taon. Yung iba yung sinasabi nila New Year resolution. But doon ang narinig ko ay goals. Ano ba ang goals natin sa buhay for the year 2020? So, ang mga goals na yun yung pagbabago kung ano yung 2019 natin na buhay. So, therefore, dapat merong pagbabago na mangyayari sa ating buhay for the year 2020 sa bagong taon na yun. Kung ang 2019 ko ay nag-spend ako ng halimbawa ay
bagay na halimbawa ay nagkaroon ng problema or nagkaroon ng bagay na sa akala ko ay hindi na ako makamove on, but the words that I have heard from the pastor na nag-message sa kanilang pulpit, talagang ang goals ay kailangan nating gawin. Kasi kapag wala daw tayong goals, ay walang mangyayari sa buhay natin. And as since na nandoon nga ako sa bahay ng kapatid ko, kasi ang kapatid ko, kami ay very close to each other, pati yung brother ko na nasa abroad din. Pero since na nasa abroad siya, kaya hindi ako nagpunta sa kanila. So doon na lang ako sa sister ko, sa half-sister ko sa Taguig, sa Fort Bonifacio. So ang na-mention doon ay ang pastor nila ay kinuha yung isang Bible book tungkol kay Joshua. Si Joshua, ito ay siya yung nagiging kapalit na nagiging leader ng mga Israelites. Remember na ang Israelites ay they are the people of God. Okay? So, after nung kay Moses, na siya yung leader, na siya yung ibig sabihin, siya yung kumuha o siya yung paraan na nakaalis sila doon sa bayan o sa lugar ng Egypt, doon kay Pero. So, siya ang nagiging leader, si Moises, and then lumaya yung mga taga-Israelites dahil si God ay merong pangako sa mga taga-Israelites na kung saan sila ay lupang pangako na kung saan doon sila patirahin ng Panginoon. So, in related to that, yung mga pangakong yun na ipinagkaloob o ibinigay ng Panginoon sa kanila na i-forward ni Moises kay Joshua, ni-relate ng pastor nila doon sa goals na mangyayari din sa buhay natin. Na kung saan merong kahirapan yung mga Israelites, ay meron din silang kaginhawaan doon sa pangako ng Panginoon. So, ang ibig sabihin kasi doon ng pastor nila doon, na sa ating buhay, sa pamumuhay natin, kung tayo ay nagkaroon ng mga problema sa ating buhay noong 2019, sana meron tayong pagbabago o meron tayong goals na isiset or plano sa buhay natin na kung ano yung mga hindi maganda for the past 2019 ay dapat mabago sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kasi ang sabi nga doon, kapag ang Panginoon ay mangako, ito ay kanyang tutuparin. So doon sa aking mga kapatid na pareho silang Baptist na silang mag-asawa, talagang na-bless ako kasi nakita ko talaga ang buhay na merong Diyos o nagiging pagiging Kristiyano sa kanilang pamumuhay na yung ang na-sense ko ay ang ipinapakilos nila sa kanilang buhay ay ang Diyos na lahat ng kanilang gawi, lahat ng kanilang mga kilos ay sa Panginoon nila ibig sabihin ini-entrust. Sabi nga ng brother-in-law ko, sabi niya, ang lahat na nandito sa mundo ay iiwanan natin. Kahit gaano man kaganda ng buhay natin dito, kahit tayo ay may mga kotse, may maayos na pamamahay, or magiging hari tayo, yan ay baliwala. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, na hindi ang Diyos kung hindi Diyos ang gumagawa sa buhay mo o nagiging leader mo, lahat ng iyong mga plano mo o mga bagay na iyon ay walang, ibig sabihin, hindi mabibless ng Panginoon. Kaya ang nakikita ko lang doon sa kanilang pamumuhay ay yung pagkatutom. Ano ba yung pagkatutom sa isang term? Ay yung pagka-faithful. Ayan, yung pagka-faithful nila sa Panginoon. Talagang lahat ng kibot, kahit pagkumain ka, pa kahit bago ka umalis sa pamamahay nila o dumating, ay talagang lagi silang nagpapatayin ka sa Panginoon. Ako nga minsan nasisita eh.
kapag kakain ako, minsan na hindi ako nagpe-pray. Sinasabihan ako ng kapatid ko na, oh, hindi ka nag-pray, hindi ka nag-thank you sa food na binigay sa iyo ng Panginoon, sa atin, ng ganon. So, although na makita mo nga, you know, yung kanilang buhay na, in spite sa madami nilang problema din minsan sa mga anak na na-encounter din nila o na-experience din nila, but still, the Lord is blessed them. So parang nakikita ko na in spite doon sa mga ganong pangyayari, pero nandoon yung Panginoon na makikita mo na yung buhay nila ay talagang bakit parang sila ay binibiyayaan pa rin ng Panginoon. So doon ako natututo, napulot ko itong bagay na ito sa kanilang mga pagkikilos, pananalita, lalo na sa lahat ng bagay na may alimbawa. Yun nga, yung dumating sila, na-save sila from kung saan-saan sila pumupunta. Talagang they say na, thank you Lord na nakarating kami. So they always thanking God. So yun yung bagay ba na natututunan ko sa kanila, na lahat ng kibot mo ay dapat ay nandoon ang Panginoon. At sa nakita sa puso mo ay dapat ito ay siya yung nananatili at parang siya yung pinapakilos mo sa buhay mo doon sa pamagitan ng pagtiwala sa Kanya, pagpasalamat sa Kanya, hingi ng tawad kung nagkakamali kasi hindi naman talaga tayo lahat ay perpekto. So, ayun ang mga bagay na natututunan ko sa kanila. Kapag ikaw ay wala or hindi mo ibinigay or ini-entrust sa Panginoon ang buhay mo araw-araw at pinapasalamatan ang bagay na dumadating sa iyo, lahat ng biyaya, kahit nga minsan problema dumadating din sa kanila, pero yun ay sinasabi nila na yun ay pagsubok, pero hindi din maiwasan na hindi ka rin iiyak. Kasi may mga bagay talaga na siyempre emotional tayo, tao lang tayo. So dumadating ang punto talaga na magiging mahina tayo once na ang problema ay dumadating. So yun lang po yung natututunan ko sa kanila, yung naoobserbahan ko sa kanila kapag ako'y pumupunta doon. Always thanking God talaga. So ang ibig sabihin doon, lahat ng mga bagay na iyong ginagawa ay dapat ang pakilusin mo ay ang Diyos. Kasi wala tayong magagawa kung ang Diyos ay malayo sa atin at lagi silang nananalangin. Yun talaga ang nakikita ko sa kanila. So doon ka na nakikita na pinagpala yung aking kapatid because of both of them, silang mag-asawa, talagang they are very faithful to God. So kahit iba man ang kanilang tawag nito denomination, sa aking being also a Christian na nagiging Baptist din ako, pero Reform ako, sila ay Bible Bapt. So more on soul winning, sila soul winning and baptizing at saka ang tawag nito tithing. So kami naman more on guidelines of our tawag nito of our daily living. So ayun, may compare mo, but since na may pagkakaibang konti, but you can learn something from them. So, na yun yung pwede mong mapulot. Kung baga sa ano, pulutin mo kung ano po yung mabuti para sa iyo. Kaya, yun po ang aking natututunan doon sa aking kapatid. Now, ang aking mga goals naman na talagang pinagprihan ko ngayon nitong 2020, ito, una ay, ang goals ko ay ito ay related din sa akin na dapat ay magiging matatag ako sa Panginoon sa lahat ng bagay o pangyayari sa buhay na nakapagbigay hadlang sa ating o sa aking nais marating sa buhay. So yun, lahat tayo ay may goals na gusto natin merong pagbabago, onward na merong pagbabagong mabuti sa buhay natin. And pangalawa, patnubayan nawa ako ng Panginoon sa pagpalago ng aking channel ko dito sa YouTube. And pangatlo, na matagumpayan ko ang mga pagsubok. So na kayo na nalaman nyo na may pagsubok din ako dito. Pagluha, ayun, lumuluha talaga ako in front of you sa screen dahil minsan may mga bagay talaga na hindi natin kayang itago sa sarili natin. But we have to show it up.
na ma-share natin, na mababawasan kung ano man yung sakit na nararamdaman natin sa ating damdamin or emotions. So, ang emotions actually dapat ay hindi natin ito paiiralin. But instead, we have to entrust God. We have to really tawag nito, ask God for the strength na mapaglabanan natin ito. Kasi ako talaga, itong mga nakaraan na to na wala yung aking gasolina, wala yung aking anak, ang aking gulong, sobrang lungkot talaga ako na akala ko para akong mamamatay. So parang kahirap pala. This is the first time na experience ko na para akong nakulong doon sa kalungkutan na yon. So,